Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Razel na maghahatid sa inyo ng mga kwentong kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay isang kwento tungkol sa pawikan na naglalakbay patungong karagatan at saksihan kung paano naililigtas ang kanyang buhay ng isang tao na pinamagatang pawikan. Isinulat ito ni Maria Socorro S. Hibo, Dibisyon ng Bacoor City, Cavite, at iginuwit naman ni Melanie D.R. Carillo, Dibisyon ng Antipolo, Rizal. Binigyan buhay naman ito sa inyo ng audiobook narration ni Teacher Razel Limbaga, Dibisyon ng Tanay City. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Naririnig ko ang karagatan. Naririnig ko ang ampas ng alon ng baybaying dagat. Tap, tap, tap. Binuksan ko ang aking munting mga mata, ngunit sinalubong ito ng kadiliman. Tap, tap, tap. Ang tunog na ito ay nagmula sa aking kaliwa. Hindi! Ito ay nagmula sa aking kanan. Sandali! Nagmumula rin ito sa aking likuran. Sinubukan kong gumalaw, ngunit ako'y napipiit na tila ba'y nasa loob ng isang bilangguan. Sinubukan kong iunat ang aking leeg. Ako rin ay nakakalikha ng kakaibang tunog. Sa ikalawang pagkakataon, ang aking musong mistulang tuka ay tumama sa isang malutong na pader. Natuklap ang isang bahagi nito at aking naramdaman ang buhangin mula sa pampang ng karagatan. Sinubukan kong muling lumikha ng kakaibang tunog. Sa bawat tunog na aking dinilikha, patuloy ang pag-uho ng malutong na paitang aking kinalalagyan. Unti-unti, dumarami ang buhangin na aking nararamdaman. Mas malakas na rin ang tunog ng karagatan. Hinding-hindi ko malilimutan ng aking maiunat ang aking mga palikpig. Sa wakas, ako'y nakalaya na muli sa aking kulungan? Tama! Ngayon'y nakakakilos na ako ng maayos. Naririnig ko ang aking mga kapatid na kumakawala sa sarili nilang mga itlog. Daan-daan kaming mumunting pawikan na nais tumugon sa tawag ng karagatan. Madilim man at masikip sa loob ng aming mga itlog, kami naman ay ligtas sa ulan at matinding init. Sa aming mga munting itlog, kami ay lumaki hanggang sa marinig namin ang tawag ng karagatan. Kailangan kong marating ang ibabaw ng buhanging aking kinabubaunan. Hukay dito, hukay roon. Ang aking munting mga palikpik ay buong lakas kong ipinaghukay upang marating ko ang ibabaw. Unti-unti, nasilayan ko ang liwanag ng buwan. Sa wakas, natambad sa aking mga mata ang napakalawak na karagatan at kalangitan. Nagniningning ang mga bituin, ngunit ang buwan ang nagsisilbing gabay sa kadiliman. Sinikap kong gumapang mula sa aking kinalalagyan patungo sa tubig ng karagatan. Ikon! Ikon! Isang dinig ang pumukaw sa aking determinasyong marating ang tubig. Tama! Ikan ang aking pangalan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, alam ng bawat isang pawikan ang kanyang pangalan at ang pangalan ng kanyang mga kapatid. Ang dinig na tumawag sa akin ay mula kay Awi, isa sa aking mga kapatid. Hintayin mo ako, Ikan! Sabay tayong lumusong sa dagat! Ako'y natuwa sapagkat hindi ko haharaping mag-isa ang mahabang paglalakbay na aking tatahakin mula sa dalampasigan patungo sa karagatan. Pansamantala akong huminto at hinintay si Awi. Hush! Hush! Nagmula sa kalangitan ang tunog na ito. Takbo! Madali kayo! Ako'y nabigla sa aking narinig. Ang aking mga kapatid ay nagsusumikap lahat na marating ang tubig gamit ang kani-kaniyang mamunting palikpik. Lusedusina ang mga ibon nagtatangkang dumagit sa akin at sa aking mga kapatid. Awi! Bilisan mo! Kailangan nating marating ang tubig! Madali ka! Sigaw.
sigaw ko sa aking kapatid. Nagsaksihan ko ang pagdagit ng mga ibon sa iba ko pang mga kapatid at ang aking puso ay walang nagawa kundi lumuha sa lungkot at pait na kanilang sinapit. Buong tapang naming hinarap ang panganib ng pagtawid mula sa baybayin dagat patungo sa tubig. Ikan! Malapit na! Malapit na tayo sa tubig! Buong tapang ding hinarap ng aking kapatid ang panganib habang nasa aking tabi. Puno ng luha ang aking mga mata, ngunit puno rin ng pag-asa. Sabay naming narating ning Awi ang tubig. Awi! Langoy! Bilisan mo! Sumisid ka, Awi! Muli kong isinigaw sa aking kapatid nang mapasin kong muntik na siyang madagit ng ibon. Ako man ay sumisid rin. Ibinuhos ko ang aking lakas na marating sa pusod ng karagatan kung saan kami ay mas magiging ligtas. Nang ako'y lumutang, wala na sa aking paningin si Awi. Ako'y nalungkot. Nadagit kaya siya ng ibon? Nahuli kaya siya ng pugita? Nakain siya ng barakuda? Wala akong nagawa kundi ang lumuha habang palutong-lutang sa ibabaw ng halamang dagat na nagsisilbing aking tahanan sa loob ng mahabang panahon. Maraming taon ang nagdaan at ako'y patuloy na lumaki. Ang aking paboritong pagkain ay bigya, maliit na isda at halamang dagat. Dahil sa aking laki, hindi na rin ako kayang dagitin ng mga ibon. Ako'y namuhay ng payapa, mag-isa sa ibabaw ng halamang dagat kung saan ako napadpad. Isang araw, aking namataan ang isang pawikang tila hirap sa paglamoy. Maingat kong nilapitan ang pawikan. Awi! Buhay ka! Ako'y nagalak ng aking mapagtantol na ang pawikang papalapit sa akin ay ang aking kapatid na matagal na panahon ko nang hindi nakikita. Ikan! Mahinang tugon ni Awi. Patuloy akong lumapit sa kanya at ako'y nababahala sa aking nakita. Mayroong bagay na nakatusok sa ilong ni Awi. Bahagyaring nagdurugo ang kanyang ilong. Awi! Anong nangyari sa'yo? Isinlaysay sa akin ni Awi kung paano niya nakain ang basurang lumulutang dahilan sa mukha itong digya. Sa loob ng basura ay isang plastic na straw. Sinubukan niya itong isuka ngunit sa kasamaang palad, ito ay napunta sa kanyang ilong. Matagal-tagal na rin niya itong iniinda at nahihirapan na siyang huminga. Awi! Ako man ay nakakain din ng basura na itinapon ng mga tao. May mga araw na sumasakit ang aking tiyan dahilan sa mga plastic na aking nakain. Halos hindi na makalangoy ng maayos si Awi. Napansin kong may bangka sa di kalayuan. Naalala kong minsan nang ako'y masabit sa lambat, may isang bangkang katulad nito ang nagdala sa akin ng mga taong may mabuting puso na ako'y tinulungang makalaya sa pagkakasabit sa lambat. Awi, halika! Subukan nating humingi ng tulong sa bangkang iyon. Hinang-hina na si Awi kung kaya't akin siyang tinulungang makarating sa gilid ng bangka. Isang babae ang sumilip sa amin at narinig ko ang alarma sa kanyang tinig. Tinuro niya si Awi. Awi, kilala ko ang babaeng iyan. Siya ang tumulong sa akin nang minsan akong masabit sa lambat. Huwag kang matakot. Sigurado akong tutulungan ka rin niya. Sa puntong iyon, halos mawala na ng malay si Awi. Hindi naman nagdalawang isip ang babae at kanilang iniahon sa tubig si Awi at inilagay sa kanilang bangka. Huwag kang mag-alala, tutulungan namin siya. Ito ang salitang binitawan ng babae habang nakatingin sa aking mga mata. Wala na akong may tulong pa sa aking kapatid. Umaasa akong ang mabubuting taong ito ang makakatulong upang mailigtas si Awi. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Kaming mga pawikan ay maaaring maraming pinagdaraanan, panganib upang marating ang dagat. Marami rin kaming kinakaharap na panganib upang manatiling buhay sa karagatan. Ang inyong mga basura ay dumaragdag sa panganib na aming kinakaharap. Lalo na ang mga plastic na madalas naming pagkamalang pagkain dahil sa kamukha nito ang mga dikya. Kung maaari, huwag sana ninyong dagdagan ang dumi sa karagatan. Sana ay bawasan ninyo ang paggamit ng plastic na nakakasira sa kalikasan at maaaring ikamatay na iba ko pang mga kapatid.
Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ligtas si Awi. Ngunit, ako'y umaasa na kami ay muling magkikita sa gitna ng karagatan dahil siya ay nailigtas sa aking taong kaibigan. Sana kayo rin. Sana ay maging kaibigan ko rin kayo at iligtas ninyo ang iba ko pang mga kapatid. Ang aral ng kwentong ito ay huwag tayong magtapon ng basura sa karagatan upang hindi natin mapinsala ang mga nakatira sa ating karagatan. Naway nasiyahan kayo sa ating kwentuhan ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa ano ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.